Welcome back sa aking vlog. Ngayon naman po ay baking tutorial naman po ang gagawin ko. I-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng chiffon mamon cake. So, chiffon cake po ito, pero ginawa ko siyang a la cupcake. So, sobrang dali lang pong gawin nito, mga kasosyo. Pwede nyo po itong gawin sa bahay, ang merienda sa inyong pamilya. At syempre, pwede nyo po itong gawing pang negosyo, lalo na sa may mga bakery po dyan. Para sa ating chiffon mamon cake, ito lang po ang ating mga gagamiting sangkap. 2 cups ng cake flour, 1 half cup ng white granulated sugar, 2 teaspoon ng baking powder, 8 na peraso na egg yolks, 1 half teaspoon ng salt or asin, 1 cup water or kung gusto nyong mas special siya, fresh milk ang gamitin nyo or evaporated milk, 1 half cup oil or melted butter para medyo mabango siya. Para naman po sa ating meringue, gagamit tayo ng 8 egg whites, 1 half cup ng white granulated sugar, and 1 half teaspoon ng cream of tartar. First step na gagawin natin ay isi-sift muna natin ang 2 cups ng cake flour kasama ang 2 teaspoon ng baking powder. Kung gusto niyo po talaga na soft and fluffy ang inyong chiffon cake, pwede niyo po itong isift ng 2 to 3 times. And then, sift din natin ang 1 half cup ng white granulated sugar tsaka yung 1/4 teaspoon ng salt or asin. And then, i-mix natin po ito to combine para ma-incorporate po lahat ng ating mga dry ingredients. And then, ilalagay ko na po dito ang 8 perasong egg yolks. Plus 1 cup ng water or fresh milk or evaporated milk. Mix natin ito hanggang sa maging ganito siya. And then, i-add na rin natin ang 1 half cup ng oil. And then next step naman po ay ibibit natin ng 8 egg whites. Kung wala po kayong ganito na mixer, pwede po kayong gumamit ng hand mixer. So ibibit muna natin ito hanggang sa magbubble siya na kagaya nito. So kapag ganito na po siya, ay pwede na po nating ilagay ang 1 half teaspoon ng cream of tartar. And then gradually po na idadagdag natin ang 1 half cup ng white granulated sugar. Gradually lang po natin ilalagay ang 1 half cup ng white sugar. So, habang ginagawa nyo po itong ating batter, ang ating butter, so, kailangan po, nagpipreheat na po kayo ng inyong oven. Sabit po natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung ganito. Yan. So, yung meringue po natin, dapat hindi po siya masyadong stiff peak. Yan o. So, parang hindi naman po siya yung tayong-tayo. Ganyan lang siya. Ganito lang po siya. Okay? So, ayan. So, idadagdag na po natin din gradually ang ating meringue sa ating batter or butter. Then, so, ihalo natin dito sa ating natitirang meringue.
So, huwag nyo po itong masyadong i-overmix, mga kasosyo. So, dapat yung nahalo lang po yung ating meringue doon sa ating batter. Okay na yun. Huwag masyadong haluin kasi baka bumalik siya sa pagkatubig. Magiging matigas ang ating cake. Okay, so enough na. So, ngayon ay ilalagay na natin siya sa ating molder. So, gumamit lang ako nito para pantay yung laki ng ating cake. Okay, so ganito lang yung gawin natin hanggang sa malagyan natin lahat ng ating molders. Bake natin ito sa preheated oven na 160 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Okay, mga kasosyo, ito na nga po ang ating chiffon mamon cake. Antayin lang po natin ito na mag-cool down. So, ayan, mainit siya. So, ilalagay ko lang siya dito sa rack para mabilis po talaga siyang mag-cool down. Although, mainit siya, natotolerate ko naman po yung init niya. Ilagay lang natin siya dito para mag-cool down siya. So, habang medyo mainit pa po siya ay babanyan na natin siya ng melted butter sa ibabaw para ma-absorb niya po talaga yung ating butter. Yan. So, wait natin ito na mag-cool down po talaga. And kapag nag-cool down na siya ay gagapit ako dito ng cheese, of course, pang topping natin para naman talagang masarap siya. Tingnan natin kasosyo kung gaano kalambot ang ginawa nating chiffon cake. So fluffy po talaga siya. Ayan, sobrang lambot niya. Ayan, so swak na swak po ito kasosyo na gawin yung pang negosyo kahit nasa bahay ka lang. Oh. Pwedeng pwede ito. Oh. So pwede nyo pong ibenta ito ng mga 25 pesos bawat isa. So i-grate natin ang cheese dito para talaga namang yummy ito. So ayun mga kasosyo, ito na nga po ang ating chiffon cake. Nalagyan ko na po ito ng keso, ng cheese. So kung panindan nyo po ito para naman ma-preserve niya yung freshness niya para sa mga pambenta na talagang ready na, pambaon, pambenta, balutin nyo lang po siya ng ganito. Ayan o, sobrang dali lang naman para di po siya tumigas, malambot po talaga siya. Ma-preserve niya yung freshness po niya. Sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe for today. Try niyo na rin pong gumawa nito para sa buong pamilya niyo at syempre pang negosyo niyo na rin. Thank you for watching. Bye.